It's emotions time. Huwag mong paasahin ang taong di mo kayang mahalin. Di porket gusto ka niya, pwede mo na siyang gamitin. Makukontento ka kung minahal mo talaga ako. Hindi mo dapat hinanap sa akin ang nakita mo sa ibang tao. Dito ako, sa punto ng buhay ko, saan iisip ko ng sumuko, pagkat gulong-gulo na ang aking isipan. Emotions Overload with DJ Barbie. Sa mata ng tao, pag nang-iwan ka, masama ka. Pag binago mo yung nakasanayan mo, ang daming magiging puna. Pero bakit ka nga ba mag-i-stay kung alam mo namang wala nang patutunguhan pa? Ang ating buhay ay puno ng kwento at sadyang makulay. Mga kwento na tayo mismo ang gumaganap at bahagi dito ang luha, kilig, lungkot at ligaya. Emotions. Ito ang mga inspiring stories na umantig sa puso ng mga netizens sa social media. Emotions. Emotions. Express your emotion because you can. Okay lang din minsan mang-iwan. I had a 3-year relationship with this guy. Mabait. At okay naman. Dumaan kami sa maraming phase ng relationship. Alam niyo na, away-bate, lambingan, mga common na sa mag-jowa. Okay naman kami until mag-college kami. Year 2012, graduate na siya. Nauna siya sa akin, so naiwan ako sa school kasi next year pa ako gagraduate. Nag-work siya at open naman ako sa side niya. Ganun din siya sa akin. After ng school, umuwi na agad ako kasi nakakapagod din yung maghapon. Ganun ang naging routine ko for almost 6 months. Tuloy pa rin ang communication namin kahit nasa Cavite siya nagtatrabaho. Until one time, nasa paradahan na ako ng jeep, naghihintay ng mga sasakay. Nakita ko si Jed, not his real name. Okay naman, may dating siya para sa akin. Palagi ko siyang nakakasabay sa pag-uwi. Since isang route lang ang daan, pauwi sa amin. Hanggang sa nalaman ko na same school pala kami nag-aaral. And fast forward, February noon, umatend ako ng college night wearing my best attire. So syempre, andun siya. Nagkakilala hanggang sa nagsunod-sunod na. Bigayan ng number, palitan ng messages, ganyan. Hanggang sa naging kami ni Jed. Naging cold ang pakikitungo ko sa boyfriend ko that time. Not because may iba na. Alam ko rin naman sa sarili ko na nakakaramdam na ako ng pananawa. Meron man si Jed o wala. Nasanay lang siguro ako sa presence ni BF. Kaya siguro, di ko naramdaman nung una pa lang. Nakipag-break ako sa BF ko nang naging cold na ako sa kanya. Andyan yung paulit-ulit na routine
paulit-ulit na routine na lang kami. Like, kumain ka na ba? Kumusta ka? Good morning. At kung ano-ano pa. Kumbaga naging boring yung relationship namin. Siyempre sa una, ayaw niya makipaghiwalay. Pero sinabi ko rin yung totoo. Nasawa na talaga ako. Kasi alam ko, mas masasaktan ko siya pag pinagpatuloy ko pa. At alam ko naman na ramdam din niya yung coldness ko. Di lang siya nagsasalita about doon. So after ko makagraduate, naging kami ni Jed. Malayo siya sa naging BF ko na mabait. Kasi nga, nasusunod yung ugali ko sa kanya. Na kahit ako yung mali, siya pa rin yung magsusorry. Spoiled ba? Parang ganun. Hanggang sa nagpalit ako ng number at blinak ko siya sa FB. Wala na kaming naging communication after that. Pero iba si Jed. Malayong malayo ang ugali niya sa naging ex ko. Mainitin ang ulo, mabarkada, name it. Babaero din. Ewan ko ba kung bakit ko minahal to? Until nag-live-in kami ni Jed. Opo. Nagsama kami sa iisang bubong. At dun ko pa siya mas nakilala. Kung bakit ganun siya. At kagaya ko, galing din pala siya sa broken family. After 5 months ng pagli-live-in, nabuntis niya ako. Nagkaroon na rin siya ng trabaho. Pero andun pa rin yung away at silosan. Year 2014, I gave birth sa firstborn namin. Andyan pa din yung barkada niya. Pero consistent pa rin siya sa pagtatrabaho. And year 2016, nag-decide yung family ko na magpakasal kami. So ayun, nagpakasal kami. I was pregnant that time sa second baby namin. Maraming nangyaring masasakit na minsan halos mauwi na talaga sa hiwalayan. Pero pinag-uusapan pa rin namin ng masinsinan. And this year, I gave birth sa pangatlo naming anak. Throughout our journey, nakita ko kung paano siya mag-grow mentally. Kung paano niya tinalikuran yung mga nakasanayan niyang bisyo. Sabi nga ng mga kaklase ko noon, hindi raw ba ako nanghihinayang sa ex ko? Sabi ko naman, hindi naman ako nanghihinayang sa 3 years relationship namin. Hindi ako nagsisisi na nang iwan ako. Kasi alam ko na mas magsisisi ako kapag nagpatuloy ako sa relasyon na hindi na kami pareho masaya. Seven years na kami ni Jed ngayon, 4 years married
At masaya ako sa taong pinili ko at pinanindigan ko. Kaya masasabi kong okay lang minsan. Okay lang minsan ang mang-iwan. Kasi sabi nga nila, kung saan ka masaya, dun ka. Ang ating buhay ay puno ng kwento at sadyang makulay. Mga kwento na tayo mismo ang gumaganap at bahagi dito ang luha, kilig, lungkot at ligaya, emotions. Ito ang mga inspiring stories na umantig sa puso ng mga netizens sa social media. Emotions. Emotions. Express your emotion because you can.